Okay, mga may, welcome to my YouTube channel. Nandito tayo para mag disassemble and assemble ng gearbox version 2. So, I know hindi ito yung pinakamagandang assemble and disassemble, pero guide, kunting guide. So, una, tanggal screw, mga screw. Okay. Kailangan magamit, malinis. Arrange ang mga screws para hindi mawala. Itabi ng ayos. Then bubuksan na natin. Kung napapansin nyo, yung piston ay umatras at hindi na bumalik. So na-stuck yung gear. Kailangan talaga ang buksan to para ayusin. Checking sa mga gumamit ng electronic screw, yung flat screw, para bubuka o i-open yung version 2 na box, gearbox. Okay, so unti-unti, hindi, huwag mong bibiglain para hindi magsiliparan yung mga unwanted na mawala tulad ng mga springs. Ito mamaya, lilipad talaga ito. Oh, yun na. Okay. So, buti na lang. Itabi ang dapat itabi. Yung spring guide. Spring. Tanggalin ang piston. Okay. Tawag yun, piston yata. Piston head. Okay, then cylinder. May spring. So, ingatan yung mga spring sa mga gear. Ito, may spring. Yan. Ingatan naman hindi mawala. So, para hindi ka rin malito, ibalik mo sa dati yung position. Then, i-check yung washer na maliit. May maliit na washer dyan. Okay. Tanggalin ang trigger. So may trigger, meron ding spring. So para di ka rin malito, yung spring, huwag ihiwalay. Para yung position. Okay. Arrangement. Check natin, hanapin yung mga washer. So, parang walang washer. Wala lang washer. Okay. Ano lang siya? Bearing. Hindi ko alam kung anong tawag ito sa mga yan, parang bearing, pero hindi yan bearing. Okay. Dapat may washer. So, hanapin natin yung mga washer kung wala na ba o kulang ba. Okay. Problem nito. Wala. Ito yung isa, ito. Washer. Siguradong washer to. So, gamitin ang flat screw. Sungkitin. Yan. Washer. May washer. Yung iba, walang washer. So, wala na siyang washer. O, wala. Walang washer. Sa kabilang side, wala. Walang washer. So, ang ikot ito, luluwag ito sa loob. Luluwag. Although, ang purpose ng mga washer para masikip. Pero yun na problema pagka yung gears mo medyo may luwag. Hindi maganda. Pero okay lang din. Not advisable. Okay, tanggalin natin yung cylinder. So, mayroong spring para sa nozzle. So, tapit. Tapit. Parang ano. Nilagyan yung gasket. So, yung sealant. Nilagyan ng sealant noong dating may-ari. So, itong ito ay galing dun sa airsoft na Air 4 Commando. Okay. So, ito yung nozzle at tapit. Tapit. Yung, dapat maluwag yung ano ito, pre-pull yung, ay pre-movement yung ano, yung paggalaw ng nozzle dun sa cylinder. So, next time. Next natin yan. Gawin natin ang paraan kung paano yan. Sayang yung video. Kailangan natin pa-exe-in yung video nito. Kasi pangit naman pag mahaba. Mahaba na. Check natin again kung nalingat lang ba tayo or namalikmata tayo. Wala talagang ano. Wala talagang washer. Kulang-kulang na. So yung nagbuo nito yun sa may-ari or kung sino man yung ano niya nag
Tapos I observe. Nilagyan ng sealant yung gilid ng cylinder para siguro hindi sumingaw pag pulak ng piston. Okay naman itong piston. Itong gearbox na to is customizable. Na-customize na. Iba na yung ano niya, yung piston, yung piston head, iba na rin. So, na-customize na to na, na ano to na, na, na palitan na yung pyesa ng, ano, na sa loob. Kasi SHS din yung brand ng mga gear. Na-check natin yung pump niya, kung may singaw or wala. Check natin. Okay, so i-review natin. So ito yung trigger. Parang may mali dito sa ano. Ah, okay, ganun. Malamang hindi to klaro sa video. Pero tinanggal natin yung third gear, tawag din, second gear yata tawag dito, third gear. Okay. Para maluwag yung paglagay ng spring ng trigger. Okay, parang hirap tayo dito. Paglagay. Yung spring. Lalagay na natin yung trigger. Balik natin tong third gear or second gear ba tawag dito. So take note, wala nang ano, kulang na yung washer niya. Check na lang maigi pagkabalik ng piston ng pump na maayos yung pagkakalagay. Sorry, hindi tayo very particular dun sa pangalan ng pyesa ng ano, ng gearbox. Pero I will try my best to review kung ano ba mga tawag nito. So spring ng ano, ng down. Yung tapit plate, tapit spring. Okay. So check yung setter gear. Ano ba yan? Piston kung align sa no, sa setter gear. Ito setter gear yung may sinasabi silang first gear, second gear, third gear. Pero ano pala, alala ko na setter gear, spur gear, tsaka bevel gear pala, may ganyan. So spring, so, itong spring yata is hindi na rin yung stock na spring itong gearbox na version 2 na to. Pero ang alam ko, ano to? Gear version 2, generation 1. So, ito palang spring na to is M145. Oh, parang ganun. 145 na spring, M145. So, iliin lang. Then, meron siyang butas. Yung spring guide. Para hindi na lumasot. Then, pag naset niya na is review kung align, naka-align lahat. Align. Okay, then itong problema. So, wala nang ano, wala na siyang mga washer dun sa mga butas ng axle. Mga shims ba yun? So, mahirap, konting hirap sa pag... Isa sa mahirap na part dito sa pag babalik ng gear is itong ano, anti-reversal arm ba ito? Tawag dito, anti-reversal? Basta anti-reversal arm. Okay, so, hey, lumalaban kasi dyan. So, merong diskarte dito na discarding joke.
lumalaban kasi ito. So, kailangan natin ng tagapigil. Siguro dapat kailangan ng kunin nyo yung ano, yung maliit na screw driver. Yan yung gamitin yung tagapigil doon sa anti-reversal arm at yung bevel gear. Then, diin yung spring guide, yun yung haharang doon sa cover kung bakit ayaw niyang sumara. So, pag diin, yan, sarado na. Then, okay na. I-align nyo na lang yung mga axle ng mga gear patapat. And then, tapos. Check nyo yung tapos nating masiguro na okay na yung gear, yung switching, lahat, pati ang trigger. Lagay na natin ng lahat ng screw. Although hindi pa natin na higpitan masyado yung mga screws na nilagay. So combination yun ng Phillips screw at yung Allen screw driver. So check natin ang polarity check sa mga wiring. Tsaka check natin dito kung connected or nag-error. Okay. Kasi importante na ma-always i-check natin yung wires kung nagtitrigger ba siya talaga o hindi. Okay. So, kailangan ng tester. Kasi electric to. Hindi naman siya yung gas. Okay. Gumagana. Connected. So, 100%. Okay. Okay. Solve na solve. So, ganito yung so far, ganito ang pag-assemble at disassemble ng gearbox version 2. Hindi ko alam kung generation 1 or generation 2 na gear version 2 to, pero version 2, malamang generation 1 na gearbox ng electric airsoft. Check ulit natin. Parang mayroon tayong napapansin na loose. Titignan natin dito kung okay, solve. Tapos. So, ito na yung pag disassemble and assemble ng gearbox version 2. Generation 1. Generation 1 lang ito. Generation 1 version 2 na gearbox. Thank you for watching.